sa pangang Panginoon. Kung bayan ay nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan handog ng Diyos Satanas. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagtatampok sa mga mapagpakumbaba at nagpadakila kay Santa Rita sa pag-ibig at pagtiyaga. Pakundangan sa kanyang pagdalangin at mga halimbawa, ipagkaloob mong sa krus na aming pinapasangkusa, ang pag-ibig sa iyo ay laging maging aming adhika sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, pakinggan ninyo ito, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan at isang taon kaming titigil doon, mga ngalakal at kikita ng malaki, ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Sapagkat ang buhay ninyo'y parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Ito ang dapat ninyong sabihin. Kung luloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo nagmamalaki at nagpapalalo. Masama iyan. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Bawat isa ay makinig, makinig ang sino paman. Kahit saan naroroon, ay makinig ang nilalang. Kahit ikaw ay dakila o aba ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipana ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog na sa yaman nananalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos, hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sagdal taas, gaan naman ang halagang hawak niya'y hindi sapat, upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas, at sa labi ng libingan, hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Ang lahat ay namamatay, ito na may alam niya. Maging mangmang o marunong,
kahit hangal pati tanga. Yaman nila'y maiiwan sa lahi na magmamana. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin siya sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang ating ebanghelyo ngayong araw, mga kapatid, ay garugtong ng ebanghelyo kahapon kung kayo po ay nakapagsimba. Our gospel today is remarkable for the attitude of tolerance. It counsels toward those who are outside the circle of Jesus. It is ironic that this advice, whoever is not against us, is for us. It appears shortly after the account of the disciples' failure to cast out demon in Mark chapter 9 verses 14 to 29. Nangyari ang ating ebanghelyo matapos na hindi magtagumpay ang mga alagad na magpalayas ng masamang espiritu. Mga kapatid, our gospel today also serves as a critic of Christian exclusiveness. Siguro'y parang kakaiba ang turo ng ating Panginoong Jesus sa ating ebanghelyo. Hindi niya pinagbawalan ang mga taong gumagamit ng kanyang pangalan para magpaalis ng masamang espiritu. But for John, ito ay kanilang pinagbawalan kasama ng kanyang mga alagad. Well, ang intensyon ng ating Panginoong Jesus at nung taong nagpapalayas ng masamang espiritu ay mabuti naman. Hindi lamang naunawaan nila ng mga alagad, particular ni John, na ito ay hindi bawal o hindi gusto ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat para kay Jesus, ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sa ating simbahan, especially sa turo ng Vatican II, ini-encourage ang Christian unity or restoration of unity. May isang dokumento sa documents of Vatican II tungkol sa Christian unity. Ibig sabihin, hinihikayat na magkaisa ang lahat ng Kristiyano, whether Catholic o hindi, no, in a initiative ng simbahan na makipagkaisa tayo sa mga hindi natin kapanalig. Maunawaan natin na hindi sa lahat ng pagkakataon ang lahat ng Kristiyano ay may pagkakaisa. Pero iyon ay isa sa mga panalangin ng ating Panginoong Jesus that they may be one, na maging isa silang lahat.
And that will be also our prayer. Iyon din yung ating panalangin, iyon din yung ating hangarin na magkaisa tayong lahat. Kasi yung intention natin ay mabuti. Ang intention natin ay maganda. Ibig sabihin, yung salvation, kaligtasan, is not only exclusive for Catholics. Yung ginawang kaligtasan ng Diyos, yung ino-offer niyang salvation na libre sa ating lahat, ay hindi lamang sa ating mga Katoliko, kundi sa lahat ng mga taong naniniwala sa Kaniya, sa mga taong gumagawa ng kabutihan, sa mga taong naghahanap ng katotohanan, sa mga taong ang hangarin ay magkaroon ng pagkakaisa. Okay? Iyon yung dapat natin maging hangarin din, na sa ating paglalakbay sa buhay na ito, hindi lamang puro tanong kung sinong maliligtas, kung sila ba o tayo. Dapat nating hangarin ang makipagkaisa sa kanila. Hindi sa lahat ng pagkakataon, magkakaunawaan tayo when it comes to faith, beliefs, hindi. Kasi unang-una, hindi nila kayang tanggapin si Maria, ang ating mga santo. So wag nating pag-usapan ang tungkol sa mga paniniwala o hanggil sa pananampalataya. Pwede tayong magkasundo sa mga charity works. Doon tayong magkasundo. Gumawa ng mga proyekto, ng mga gawain na makatutulong sa mga mahihirap. Kasi pag minsan, yung akala natin tayo lang maliligtas because we are Catholic, hindi. Dapat nating maunawaan na ang kaligtasan ay para sa lahat. Hindi lamang para sa ating mga Katoliko. Kasi mahirap yun. Katoliko ka nga, asa man ugali natin. Katoliko nga tayo, wala naman tayong ginawa kundi makapag-dismisan buong maghapon at manira ng ibang tao. Katoliko nga tayo, tumatangkilik naman tayo sa mga tiwali. So ibig sabihin, maaring naisin natin ang pagliligtas na binibigay sa atin ng Diyos, pero dapat open tayo, bukas tayo doon sa ino-offer niyang salvation. At kapag binuksan natin ang ating mga sarili, ang ating kalooban, ang ating mga puso, dapat sumunod tayo doon sa kanyang mga iniuutos, sa kanyang ipinagagawa, ang paggawa ng kabutihan, ang magmahal na hindi lamang iniisip ang sarili. Kung Katoliko tayo at naniniwala tayo sa kaligtasan na ibinibigay sa atin ng Diyos, dapat matuloy tayong makipagkaisa sa kanila. Hindi na usapin kung sino ang pinaka matagal, kundi usapin kung paano natin maiangat na sama-sama ang dignidad ng mga tao, ng mga walang-wala at mga mahihirap. Siguro naniniwala ako na sa ganung pamamaraan, baka yung kaligtasan na ibinibigay sa atin ng Diyos ay ating makamit. Baka yung kaligtasan na binibigay sa atin ng Panginoon ay sama-sama nating matamasa. Hindi sa lahat ng pagkakataon, lagi ating iisipin na tayo ang, dahil tayo ay matagal na, tayo ay nasa atin lamang ang kaligtasan. Dapat nating isipin na sila rin na mga taong may pusong naghahanap sa katotohanan, naniniwala sa Diyos, gumagawa ng maganda at mabuti. Dapat din nating makita na sila ay kasama sa iniiligtas ng Diyos. Hindi lamang para sa ating lahat, kundi sa buong mundo, sa lahat ng mga tao. Nawa ito yung ating maging panalangin sa ating pagdiriwang ng Santa Misa. Nabuksan ng Panginoon ang ating mga puso at isipan tungo sa pakikipagkaisa, tungo sa isang maayos sa pamumuhay sa pamamagitan ng pagtulong sa mga mahihirap kahit Katoliko sila o hindi. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanayang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihanda ngayon ng iyong mga banal ay taimtim na ginugunita, upang ang pagtubos mo ay lalo naming madama sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal na ikinarangal mo sa kanilang kabutihan. Iminigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Yesu Kristo, kami naliligid na mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikarangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapal at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling abubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kabiyak ng kaniyang puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kaya ng lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
magtago sa bawat sulok ng mundo. Ang lingkod mo'y hanap sa'yo. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, kaming mga nakinabang ngayon, si Santa Rita ay pinarangalan, ay pagkalooban mong madalisay at matulungan ng aming pinagsaluhan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pentakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit.
takbuhan sa pangangailangan, huwaran ang pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muli magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ng dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanya sa inyong lahat na makilahok sa ginawang paglakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami, pakiscan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikompleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Sa darating pong Huwebes ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. 5, sa darating na May 25 ay pagdiriwang natin ng kaarawan ni Santo Padre Pio. May Misa Triduo at Healing Liturgy sa 5 ng hapon. Simula ngayon hanggang May 24, ang Misa Concelebrana sa May 25 ay sa ganap na 9 ng umaga. Nasusundan ng liturhiya ng pagpapagaling na may papahid ng langis. Kayo po at ang lahat ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa labat-labas ng simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal mo sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan.
ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung sa una, ngayon, at upakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung sa una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung sa una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, taglayin niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Layo at ipahayag, kanyang pagkalingat haba, isang buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang